Caban Extension sa Tondo kung saan nagkaroon nga ng isang sunog na patuloy. Kasalukuyan na susunog sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig City. Malabon, hindi na mga residente, hindi raw kagani. Sa Pasig City, isang sunog din ang tumubok sa... Ang Bureau of Fire Protection ay laging nakatabay sa mga sunog na sumisiglab sa ating mga pamayanan at patuloy na nagpapalakas ng kapasidad sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagong fire trucks at pagdagdag ng mga kawani, kagamitan at kakayahan. Ngunit bago pa mangyari ang mga sunog na ito, ang ahensya ay aktibo sa pagpapatupad ng mga alituntunin ng Fire Code of the Philippines para maibsan ang sanhi ng sunog sa ugat bago pa ito magsimula. Ngayon papasok ang mainit na panahon at tumataas ang insidente ng sunog, pinapalalahanan namin ng sambayanan na maging mapagmatsyag sa mga bagay na pwedeng pagmulan nito, lalo na ngayon panahon ng El Niño phenomenon sa bansa, kung saan madaling magninga sa mga light materials dahil sa matinding init. Ating binibigyan buhay ang Fire Prevention Month ng 2016 sa ilalim ng temang Kaalaman at Pagtutulungan ng Sambayanan, Kaligtasan sa Sunog ay Makakamtan. Noong 2015 ay naitala ng ahensya ang 17,136 na insidente ng sunog na kung saan 3 bilyon at 600 milyong piso ang naging pinsala nito. Hinihimok namin kayo na makiisa sa aming advokasya na pababain ang insidente ng sunog na nabanggit sa taong ito. Ngayong taon ay papaigtingin natin ang advokasya ng fire prevention sa mga pangunahing istasyon ng radyo at TV. Nakakasa na rin ang sunod-sunod na fire safety awareness campaign sa mga establishmento, kasama na ang pagbahay-bahay sa mga lugar kung saan madalas mangyari ang sunog. Nitong March 16 ay magkakaroon tayo ng fire prevention games and contest na magaganap sa mga pangunahing mall sa Metro Manila. Kamilang sa mga aktibidad ay ang drawing, essay writing, photo at poster making contest na nagbibigay kaalaman sa mga kabataan tungkol sa fire safety. Nakakasama ang pagdaraos ng pangalawang National Fire Olympics sa Quezon City Memorial Circle. Ito ay tag-iisa ng galing sa firefighting at rescue ng ating kawani sa BFP, mga volunteer fire brigades ng mga pribadong kumpanya at ang mga fire brigades sa local government unit. Pakay nitong hasain ang kakayahan at patatagin ng samahan ng mga bombero sa Triangle of Fire Safety. Dulot ng pagpapainting ng fire safety inspection ang pagtaas ng porsyento ng mga establishmentong nasuri at nabigyan ng fire safety inspection certificate mula 69.5% noong 2014 hanggang 92.8% ng 2015. Prioridad ng ahensya na patitilihin ang statistikang ito sa mga susunod na taon. Kung sakaling sumiklab ang sunog, nakumpleto na ang delivery ng 469 na bagong fire trucks na kasalukuyan ang pinapamahagi sa mga syudad at munisipalidad sa buong bansa. Nakatalaga din ang pagkuha ng karagdagang 76 na makabagong Rosenbauer fire trucks na inaasahang darating sa taong ito. Idadagdag din natin sa pwersa ang mga fire trucks na binigay sa kagandahan loob ng gobyerno ng Japan. Dinaragdagan pa ang bilang ng ating mga kawani sa ahensya para marating natin ang ideal na 1:2,000 firefighter to population ratio. Tuloy-tuloy ang pagsasanay ng ating mga bombero sa suppression, investigation, rescue at emergency medical services. Hinihikayat po namin kayo na maging mapag-alam sa mga sanhi ng sunog at maging mapag-udyok sa kapwa sa mga alituntunin ng fire safety. Kami po sa Bureau of Fire Protection ay lumilikha ng mga makabagong paraan upang maabot ang ating advokasya sa mga mamamayan. Patuloy niyo po kaming maaasahan sa panahon ng sunog at sakuna at iba pang kalamidad. Kami po ang inyong Bureau of Fire Protection na nakikipagtulungan para sa isang bansang ligtas sa mapaminsalang sunog.